Alright guys, so finally narating din po natin itong Isla Chica. So as we speak, andito na po yung sasakyan ni Coach Team, Coach Advin, Sir Fernan at yung sa amin po. So napakalaki po ng parking space, no? So kaya po kami nandito is dito po namin gaganapin yung first ever boot camp ng Team Dragons. So it's another special training po, no? Para sa mga leaders na graduate na ng team building. So tara po, punta po tayo ngayon doon sa beachfront. I believe nakapag-set up na po sila ng mga tents. Kasi dito po, although may available namang cottage, tent pitching po dito. So tingnan po natin yung mga tents po ng Team Dragon. So may mga parating pa po kaming kasama, yung Team Batangas po ay on the way. So ayan po siya, no, napakaganda. So yung mga gustong lumayo sa magulong syudad at naghahanap ng budget meal pero magandang resort, meron po dahil dito sa Isla Chica. Ayan. So tara po, no, ang ganda, no, nakaka-relax. Ayan guys, so mukhang tapos na ata sila magtayo ng tent. Tingnan natin ay yung mga tents nila. Kaya lang parang may naamoy ako mabango. Teka, mamaya na yung tent. Dito muna tayo sa mukhang may nakikita akong kumpulan. So mukhang kainan po ito. So napakalaki po nito, no? Kahit ilan po kayo na mag-tent dito. Ano mayroon dyan? Uy, andito pala yung maraming kainan. Wow! Ayan, naku. Wow, alimasag. Wow, talong. Wow, okra. Ang daming foods. Wow. O, kaway naman dyan. Buti walang order ng lechon. Wow, grabe. Ma'am, kumusta ma'am? Anong masasabi nyo? First time po namin mag-camping. Grabe po ang saya. Ay, grabe. So, tingnan natin. Wow, mukhang magkakaroon ng boodle fight. Marami na pang kanin, apa? Ayan. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, ano meron dito? Fiesta. Wow, parang may kainan eh. Wow. Wow. Ma'am Sally. So, ito po, no, yung mga tents. Hello, Ma'am Marie. Anong masasabi mo? Maganda po. Sa Coach Steve, anong masasabi mo? Ano masasabi ko? Ano, asan ang tent mo? Ito ang tent natin. Dapat kailangan, maganda yung pagkapako kasi kailangan titiba yan. Ha? Titiba yan, ha? Oh. Tsaka kailangan punasan para kikinis. No, so so ayan po yung mga tent po ng mga Dragon Leaders. Ayan, no. Ayan, wow. Ayan, ito po may underground po ito, may second floor. Wow! Tapos may sala po 'yan. Grabe, oh. Oh, may sala 'yan, may CR. So ayan po yung beach, guys. White beach. Grabe, nakaka-relax yung alon. So maya-maya lang pagkakaya, malamang mag-swimming kami. Ma'am Sally, kumusta? Anong masasabi mo? Ay, grabe. Ayan, so naka-ready na po yung tent. No, so subukan natin mamaya. Dito rin pala si Coach Jim G. Ayan, so ayan, morning. Anong masasabi mo? Ay, grabe. Ay, power. Ay, parang may condominium dito ah. Mukhang yayamanin yung may-ari nito. Ay, power to. Grabe. Tent pa lang, kita na. Alam na. Uy, parang mayroong mga dayo rin dito. Wow. So, naka-live tayo, guys. Ay, hello, good morning. Wow, ito yung pinakamalupit na tent. No? Ito po, three, ang tawag po dito, three-story na tent. Meron po itong dungeon, tapos mamaya po, mag-extend po yan pataas. Ito yung pag-aari ni Coach Pearly. Coach Pearly, ayan. Tapos ayun po, may alatamong militar po yung may-ari, oh. Ayan, ayan. Malupit. Anong masasabi ninyo? Ay, grabe. Ito ang camping ng mga Optimians. Yun. Sobrang saya. Lupin. No, so mamaya, no, ito po yung boot camp batch 1. Yes, batch 1. No, ano ba meron sa boot camp? Yun po yung camp na may boot. Tama. Oh, tayo, may Tagalaon yun. May Tagalaon yun. Ay, power. Nakakarating pa ako dito sa pagbila dahil po sa Optimians.
Ay, grabe, grabe. So, sige. Abangan nyo guys, no? Iikot pa tayo. Yan. Wow, may solar pa. Yes. Yung, yung solar ba, okay lang gamitin sa gabi? May speaker pa. Ha? May speaker? Ay, mamaya, abangan mo yung speaker ko. Yung speaker ko, mag-OBP. So, ayan guys, no? So, preview lang yan. First day namin, kararating lang po namin. So, medyo nakakalat pa po kasi kakasetup. Ito po yung tent naman namin. Medyo malaki yan kasi malaki po yung titira dyan. No, so, ayan si Ma'am Sally. Ay, ay, mukhang may magsuswimming na. Ay, power. Anong masasabi mo, Ma'am Salen? Very nice. Amazing. Amazing. Yes. How about Ma'am April? Anong masasabi mo? Pagpunta dito medyo hello-hello pero worth it po. Yun. Ganun talaga. Lahat talaga ng hirap, lahat ng sarap, dadaan sa hirap. Yes. Yan. So, grabe. Oh, ang ganda ng tent na to. Ito po, may roof deck. Wow, power. Ano meron diyan? Luto kami na. Ay, yan yung pagkain natin. Yan. Wow. Yan. Wow, ang galing naman ng lutuan niyo. Yan ba yung butane? Butane. Butane. Wow, sarap alimasag tsaka hipon. Power, grabe, no? Ano masasabi niyo sa napuntahan nating Isla Chica? No. Grabe, grabe. Hindi siya matao. Siyempre, kasi weekdays ngayon. Ayan guys, no? So, abangan po yung aming adventure ngayong araw. Ang exciting part. Ang paborito ng lahat. Ay, grabe. Ay, grabe. Ah, kain na, kain na. Ay, grabe. Sasawa natin. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, grabe. Ay, sorry. Sikan tayo. Ito po lahat ng matitira akin. Walang matitira. Alright, budol fight. Ay, grabe. Meron pa. Kain tayo. Kain na kain. Marami yan. Oh, guys, oh. Nasa sena mga dragon, no? Yun, oh. Chai. Kuta natin. Wow! Thank you.
kami, Panginoon, sa aming pagsasaya. At tunay nga po na biyayaan mo, Lord, ang aming biyaya na aming pagsasaluhan. Makapagbigay ito sa amin ng kalakasan. At lahat ng aming pag-uusapan ay maging kaluguran sa iyo. Sapagkat ang lahat ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Ayan na. Okay na guys, tsay na. Sayang, hindi sila sumama. Isaya. Plato. Yung mga bitter, hindi sumama. Yun, ay, saya. Mame Toyo, yung mga ampalaya, hindi sumama. Nandito ang mga talo. Sige lang, mamaya ako nun. Ayan. Ay grabe, ang saya ng mga dragon. Meron ka? Yan o. Ang saya ng mga dragon o. Ayun o. Ayun o. Ay grabe. Ano? Lagi yung mga makikita na ganito ang nakakalimte. Ano? Hindi yung laging Wala pa panlaban ng Morty dyan.
Manonood na lang ba yung mga taga Norte? Ayan na. Sakay na po yung mga ayan na, yung batch 1 ng Dragons Bootcamp. Sila ay mag-highland hopping. Ayan. Ay grabe. Ayan na po. So, 10 first batch. Okay na? Basta 10. Ayan. Oh, sakay, gamit kayo ng ano? Life jacket. Sulat kayo ha. Dito tayo. Sampo. Diyan na lang malaki oh. Diyan na lang. Next batch. Ayun yung actually no. Ano? Yung ayun niyo. Ayun tumumpa na yung OG. Oh, maganda ron. Ayun na po, sampahan na po. Sarap kami ni Opti. Tapos yung mga kasama sa bangka namin ito. Ay grabe. Anong masasabi niyo sa mga hindi sumama? Saya oh. Saya na po yung mga Dragon Leaders. Pwede mo ba tayo? Pwede mo ba tayo? Ayaw mag-connect. Manual draw na lang. Umabaliktad pa to. Anong masasabi nyo? Ulitin ulit. Eh kayo, anong masasabi nyo? Power! 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 Sabi sa inyo, ay grabe guys, so nandito na po kami ngayon sa sandbar. So ito po yung tatlong bangka namin na ginamit. No, unfortunately, medyo high tide kaya walang sandbar, pero ang saya-saya po ng mga leaders natin. Ayan na. Ah, may dala ako, lalamove po, lalamove. So may dala po ako sa kanila. Ito po, no, buksan na.
Ano po ito? Ano po to? Malamig, malamig. Ayan po. Floating ano ba yan? Floating bar? Floating bar! Floating bar! Floating bar! Ay, grabe! Masaya ba? Masaya? Masaya? Masaya ba kayo? Ay, kama! Masaya ka ba? Ako ang pinakamasaya sa bootcamp na to. Ang sarap, Brumadwell! Yan! Bottoms up! Ay grabe! Grabe. Hap, masaya ba kayo? Yeah! Ulit? Yeah! Ikaw ulit? Yeah! Nakalaya na tayo! Araw nakalayan! Happy Independence! Okay, Ray, isa pa! Sino pa? Ay, grabe ang saya nila, guys, oh! Grabe, ang saya oh. Tuwang-tuwa mga bata oh. Turan lang. Ano, nag-enjoy ba kayo dyan, guys? Yes! Ay, grabe oh, grabe. Oh, Shades. Nabalik ko na mabenta. Oh, kayo dyan. Nag-enjoy ba? Yes! Ano ang masarap? Kape o adobo? Adobo! Bakit? Malamig yung kape! Malamig ang adobo. Kasi adobo, malalasa ka na matagal.
Sumasarap. Dapat ganun ang pagmamahal. Yo! Kape! Masarap ang bago ka. Pag lumamig, hindi na masarap. Buti na lang lumuwas kayo. Una mo ang anong pagbaboon again. Oh, binyagan mo. Ng sandbar. Meron tayong mga nagpapinda dito. Floating restaurant. Para mag-impress buko-buko. Ano yung sa lungo? Isang ganito po, 500. Mamja. Sali kasi. Walang namuha. Mamja. Dito naman. Oh, okay, ready. 1, 2. Wala na eh. Okay lang, tayo dalawa. Kailan, gagamunin mo kasi. Ayan na. Oh, tayo dalawa. No, nagkakagulo sila dito sa ating floating restaurant. Bumibili po ng buko. Ang buko po dito ay 300. Oh, baka gusto niya lang kumain. Sino gusto kumain na si Urchin? Oh, wala. Huwag na lang kasi paalis na rin kami ito eh. Paalat na yan! Paalat na! Beke na yan, beke! Wow, sarap! Tapos pagbalik sa opisina, kukuha ng cheque, nakakainis. Bukas may cheque na lang. Grabe! Wow, grabe. Nag-enjoy ba kayo guys? Yeah! Grabe. Sana naman tayo pupunta ngayon sa Cueva. Wow, grabe oh. Cueva. Yan. Ay, grabe. Kayo, nag-enjoy ba kayo? Ano, nag-enjoy ba kayo dito sa yes, sandbar? Yes! Enjoy! Ay, grabe! I love Optic! Ahoo! Ahoo! Thank you, Chairman! Grabe! Grabe! Thank you, Chairman! Ano po? Dito na po kami sa Cuevang Lampas. Ayan na. Ayan po. So, andito naman kami sa Cuevang Lampas. Yeah.
dilat ako sa ano. Ang laki. Ang laki. Alright, so finally, natapos po namin ang 2 days and 1 night na bootcamp training dito sa Isla Chica Eco Resort dito po somewhere in Quezon Province. So magbibigay lang po ako ng assessment based sa naging experience po namin sa aming stay dito para at least magsilbing guide sa mga nais pong pumunta rito in the future or itry po itong Isla Chica. Okay? So, well, number one, in terms of yung beachfront, maganda yung beachfront kasi mahaba po siya. White sand, no? Unfortunately, guys, hindi namin na-enjoy yung beachfront. Why? Sobrang daming dikya. As in. No? So, delikado siya. Especially kung may mga bata, so yung mga magdadala dito ng kids, make sure po na bantayan ninyo. So ang ginawa po ng resort, gumawa po sila ng ayun po naka-enclose na net na parang baklad para doon po maligo sana yung mga guests. Unfortunately, magaling yung dikya kasi bakit? Ang dami na rin pong dikya sa loob. Besides naging stagnant yung water diyan, medyo malumot po siya. No? So ito po para magkaroon kayo ng idea. In terms of service, mahusay naman po yung service na na-experience namin sa mga tao, sa mga staff dito sa Isla Chica. Ang isa pa sa na-encounter namin problem, medyo madami pong langgam. Grabe, parang kahit saan ka pumunta, puputaktihin ka ng langgam. No? Marami rin pong aso, pero yung aso naman friendly naman, wala naman kami naging problema. Yun lang talaga yung pagkain namin na iniwan nung gabi, medyo nilantakan ng 5 aso. Dahil nalingat nga po kami. So pagpupunta kayo rito, make sure po na isabit nyo yung mga leftovers ninyo. In terms of water naman, tsaka toilet, sagana po yung tubig nila, wala kayong naging problema. By the way, kami na lang naiwan kasi mga kasama namin umalis na po. So wala kami naging issue sa tubig. Yung toilet, marami rin po yung toilet, pero sana dagdagan po nila somewhere else. Ano pa ba? Sa mga pupunta po, please bring your own food, water, ice or drinks kasi medyo malayo po siya sa bilihan, no? So might as well magdala ka ng sarili mo, no? Maganda po yung lugar, maganda mag picture, maganda rin naman mag camp kundi ka lang maselan. Yun lang talaga, medyo madaming langgam at nung gabi medyo andami rin pong lamok. So kung pupunta po kayo rito, maglagay kayo siguro ng mosquito lotion, that's one, para kahit papaano may safety kayo. Syempre at the end of the day, safety ng family natin ang priority natin. In terms ng pailaw sa gabi, may mga solar light naman po sila, safe naman po, wala naman po kami naging problema. So, but you can bring your own lighting system pag magkakampo kayo. Mahangin po siya sa umaga pero sa gabi medyo walang masyadong hangin. Kung nakikita niyo yan po, mahangin. Pero sa umaga siya, sa gabi wala yung masyadong hangin. So magdala kayo ng portable fan or solar fan. No? Good po siya for team activity, team building kasi malawak yung space. Tapos yun nga po, kung nakikita niyo andyan yung sasakyan namin, iyan po ipinakiusap lang namin kasi nag-pick up na kami ng gamit. Pero ibinawal na po nila yung car camping. So hindi na po kayo pwede magdala ng sasakyan at mag-camp sa tabi ng sasakyan ninyo. Doon po yung sa labas
ang pinaka parking po, no? So then another thing, no, itong nakikita ninyong kubo nila, this is for 1,200. Maganda naman siya. Ang problema po, wala siyang naka-allocate or wala talaga, hindi siya naka-design na magkaroon ng outlet. So sa mga pupunta, make sure naka-full charge kayo, may extra battery kayo, may power bank po kayo. Kasi sayang yung punta nyo rito mag-picture-picture or mag-video kung lobat kayo, kasi wala po talaga silang nakalagay na space or outlet para pwede ka mag-charge. Pwede ka po mag-charge sa kanila, pupunta ka doon malapit sa gate. Ang problema, you have to pay 20 pesos per gadget. So if you have a cellphone, if you have laptop or whatsoever, that's 20 pesos each. Pwede na rin naman, pero mas maganda sana, since they rented 1,200 para dito, maganda sana kung may outlet, kaso wala. So yun po, that's my honest observation, honest assessments para sa mga pupunta po rito na mag-camp. Kayo po ang bahala, pero it's still a good place. Yun nga lang, may mga consideration. Wala talagang perfect na camping area, I would say. Talagang lahat yan, ano. Pero yun nga, may enjoy nyo po. Kung naghanap pa ng katahimikan malayo sa syudad, eto po siya. Okay? So thank you for watching po. Kita-kits po tayo sa next video po.